Isang malagim na krimen ang naganap sa isang village sa Agra, India. Natagpo ang duguan at wala ng buhay ang isang ginang sa loob mismo ng pamamahay nito. Nadamay rin ang alaga nitong aso. Wala ninuman ang nakasaksi ng nasabing krimen, maliban na lamang sa isang parot na alaga ng biktima. Maging susi kaya ito upang mahuli ang salarin? Alamin natin yan dito lamang sa... Serial Thinker Files. February 2014. Ang padre de pamilya ng pamilyang Sharma na si Vijay Sharma ay umalis ng araw na iyon sa kanilang bahay. Subalit ng pagbalik nito ay hindi niya inaasahang isang malagim na krimen na pala ang sasalubong sa kanya. Una niyang nakita ang duguang katawan ng alaga nilang aso sa bungad mismo ng pintuan. Agad siyang kinutuba na may masamang nangyari, kung kaya't dali-dali siyang pumasok sa loob ng bahay. At doon nga sa loob ng banyo, ay natagpuan niya ang duguan at wala ng buhay niyang asawa. Inireport agad sa pulisya ang nangyaring krimen. Subalit nang ito'y imbestigahan, ay wala silang makitang ebidensya na makapagtuturo sa taong nasa likod ng pagpatay. Litong-lito at galit na galit si Mr. Sharma, ang asawa ng biktima, dahil sa resulta ng paunang imbestigasyon. Makalipas ang 10 oras matapos ang imbestigasyon, ay bumisita ang pamangkin ng biktima na nagngangalang Asyo. Kaswalitong pumasok sa loob ng bahay, at nang magawi ito sa tapat ng kulungan ng kanilang alagang parot, ay agad na nagwala ang parot na tila ba takot na takot. Napansin niyo ni Mr. Sharma at ng mga anak nito, at sila ay nagkaroon ng suspetsya. Sa loob ng 3 araw makalipas ang krimen, ay kapansin-pansin ang malaking pagbabago sa mga kilos ng alagang parot. Wala na rin itong ganang kumain na epekto marahil ng pagkamatay ng kanyang amo. Sa pag-usad ng imbestigasyon, nagkaroon ng hinala ang kapulisan na malapit lang daw sa biktima ang hinahanap na salarin. Nagbigay ng 3 pangalan ang mga otoridad, at isa sa mga ito ay ang pamangkin mismo ng biktima, si Ashutosh Sharma Goswami, o mas kilala sa tawag na Ashu. Nang mabalitaan ito ng naiwang kaanak, ay naisipan nilang isa-isang banggitin ang pangalan ng mga sospek sa harap ng ibon. At nang mabanggit nga nila ang pangalang Ashu, hindi nila inasahan ang naging reaksyon ng ibon. Nang marinig ang pangalang Ashu, ay biglang nataranta ang ibon at nagsisigaw ng "Usnemara, Usnemara," na nangangahulugang "He killed, he killed," o siya ang pumatay. Nakarating sa kinauukulan ang pahayag ng parot, at dahil doon ay hinuli nila si Ashu at isinailalim sa interrogation at tinanong. Si Ashu nga kaya ang nasa likod ng krimen? Totoo kaya ang mga binitawang salaysay ng parot? Ang parot ay isa sa pinakamatalinong hayop sa buong mundo. Sila ay may kakayahang gumaya ng tunog, umulit ng mga salita, at makipagkomunikasyon sa mga tao. Sobra din silang nagiging malapit emotionally sa kanilang mga amo. Thank you, Bernie. Thank you. Ramdam nila kung malungkot ba o masaya ang nag-aalaga sa kanila. At higit pa doon, sila ay natutroma oras na makitang sinasaktan ng kanilang amo. Sa ilang oras na pagtatanong sa sospek, sa wakas ay napaamin ito ng katotohanan. Inamin ni Ashu na siya nga ang nasa likod ng pagpatay sa sariling tiyahin. Ang motibo di umano niya ay magnakaw lamang ng mga alaas nito. Subalit nang siya ay mahuli sa akto ng biktima, ay agad niya itong inundayan ng mga saksak sa takot na isumbong siya sa kinauukulan.
Isinama na rin niya ang aso dahil wala itong tigil sa pagtahol. Ang hindi alam ni Ashu ay naroon lamang sa isang tabi ang parot at tahimik na nakamasid sa buong pangyayari. Ang biktima na nagngangalang Neelam Sharma ay sobrang malapit sa dalawa niyang alaga, sa aso at sa parot. Ang nakakalungkot lang ay nadamay din ang aso matapos protektahan ang kanyang amo. Mabuti na lamang at naiwan ang parot na naging susi upang mahuli ang taong pumatay sa biktima at siya ay mabigyan ng hustisya. Ang kwentong ito ay isang paalala na hindi lang tayong mga tao ang may kakayahang magmahal. Kung minsan nga'y mas handa pang magbuwis ng buhay ang mga alaga nating hayop, kumpara sa mga taong itinuring nating kaibigan at inalagaan. Nagustuhan niyo ba ang ating kwento? Kung ganon, ay huwag kalimutang mag-subscribe sa ating channel para manatiling updated sa mga panibagong videos na tulad nito.